Ano mga boss, nagtatanong kung magkano yung benta ko sa kanila. So alam naman nila ate yun. Magde-deliver po ako ng piglet na panginahin po yan. So selected breeder po natin, pati yung pangbarako natin. Yun po ay mga lahing Duroc Petrain mga boss. Ito lang yung gagamitin natin since dalawa lang naman yon at hindi naman ganong kalayuan mga bossing. So Santa Rita, from Calbiga to Santa Rita. Meron din namang mga 45 minutes siguro or 30 minutes kasi hindi naman ako mabilis magpatakbo. Tara po at kunin na natin yung piglet na ilalagay. Sana ay magkasya pa yung mga piglet kasi medyo malalaki na. Tinans na lang nung pakain kasi di-deliver ko naman eh. So di ko alam kung ano na timbang nila ngayon. Ito yung breeder piglet natin. So halos 17 na siya. 16.80 plus kilos. Ano mga boss, nakaupo na lang siya. Alas di na siya magkasya pero okay na rin yan. Diyan na po sila mga boss. So malapit lang naman pala yung kalsada. Nandun lang. Ito yung kanilang pigpen. So pang fattener latiyo ko na. So maganda naman yung kanilang pigpen mga boss. Pang fattening lang yata sila. Magkano lang kami nalang? Ah, magkano yung gap? Pare pa man, buti pa man lang ano. Oo. Pag namagawang lang paghimo na. Ito mga boss, nag-start sila mag-alaga. Start pala ka mo, ano? Madami sila mga baboy ngayon. So halos lahat may laman. Ayun mga boss. Marigo lang ang tae. So halos lahat. Yan mga boss, sing atin. So yung mga breeding natin mga boss yan, Duroc Petrain. At for breeding yan mga boss kasi ito lalaki mga boss, ito naman sa babae na gawing inahin mga bossing. So yan, meron na rin tayo mga air nuts mga bossing. So ito yung air nuts, yung ito is 13-1, same 13-1. So yung kasi 13-1 inan ako kasi babae naman. Same lang yung air nuts yung nila, 13-1 kasi ito lalaki naman mga boss. Para meron silang palatandaan in kaso may air nuts na tayo. Sabi naman mga bossing na ano daw dapat yung mga selected breeder is yung malalaki na. Halimbawa yung mga Crestview ano. Depende naman boss sa isang farm. Kasi kaya ngayon medyo mas mura kasi sa Crestview mga bossing yung kanilang mga pure breed 75,000 yun 5 months pa lang. Tapos F1 naman is 35,000. So mahal yun kasi nag-undergo ng halos tatlong selection mga bossing ano. So kaya mahal kasi nag-undergo nga ng selection. Dito naman mga piglet pa sila, medyo mura kahit breeder sila kasi
isang selection pa lang yung pinagdaanan nila, mga bossing. So syempre, mas mahal kung mas mas na-select na ng maayos yung mga breeder talaga. Kasi lalo na yon eh pag bumili ka ng mga ganun 5 months old na, syempre more than 2 months na lang pwede na nating i-breed, mga bossing. Meron nga more than 5 months na eh, hanggang 6 months na mga breeders, mga boss. So yun. Kaya medyo may price yun talaga, mga boss. Yung atin, mura pa yan, mga boss. Gaya nitong babae yan, mahaba siya, mga boss. Ito, may mga breeding sila dito. Yan, malalaki na rin yung ibang mga binili nila. Magpipili yata sila. Magpipili ka mga aranayon, ano? Magpipili daw siya mga aranayon, mga boss. Sa farm, mga bossing, yung tatlo nating inahin doon, magsiselect tayo doon ng mga selected breeder ulit pang inahin. So, di ko pa alam kung ilan yung mapipili namin doon. Di ko pa kasi na-check. At mag-airnuts pa lang kami. Pero yun nga. At kung siyempre nanonood naman si Ate Donna Villanueva sa atin. So, nagsabi siya last time. So, tingnan natin kung meron tayong ma-select doon sa mga bagong piglets natin. Yung mga bagong piglets natin kasi, mga bossing, yun talaga ay pang breeding talaga kasi bloodline noon ng ano, large white at saka Landrace, kaya lang mas mataas yung dugo noon ng large white, mga bossing. So yung mga piglet natin ay mga F3, pero hindi na po magtatagal at may plano na tayong bumili talaga ng pure breed, pero hindi large white po yung bibiling ko, yung Landrace yung plano kong paramihin sa amin, mga bossing. Bibili din tayo ng large white pero tingnan natin kasi parang mas gusto ko yung Landrace na quality na for ano, breeding. At syempre magano din tayo ng mga F1, mga bossing. So kung sa ibang mga farm medyo may kamahalan yun, mga bossing, baka pag dating ng panahon ay dito sa ating area, sa summer area, makapag provide tayo ng mas medyo mura-mura na mga breeder, yung mga guilds natin, mga bossing. Lalo at tayo naman ngayon ay mayroong ano, binubuo or nag-register na nga tayo sa ating kooperatiba, mga bossing, na binubuo. Syempre, kooperatiba yun, mga bossing. So baka mas mura yung ating bigayan pagka meron na tayo, mga bossing, ng mga pure breed at saka F1, mga bossing. So yun, kasi sa Creekview, mga bossing, as of today, nang nagtanong ako sa kanila, pure breed nila na Landrace at saka large white, 75,000 yung mga gilt nila. Yung barako naman, barako nila kahit anong breed, 200,000 plus. At yung mga F1 naman nila is 32,000 yata, mga bossing. So yun yung updated price natin sa mga sa Creekview, mga bossing. Sa Creekview po yun. So yan, nagpapasalamat tayo kay Ate. Shoutout na lang kay Ate. Anong ngaran, te? Jimeline. Ate Jimeline Adolfo. Tapos yung kanyang ate na nasa abroad, ate mo kung tita. Patod. Oh, patod. Pinsan pala. So si ate, ano naman, Donna Villanueva. So shoutout po sa iyo, te. So nasa US daw si ate Donna, mga bossing. So yun lang muna yung ating video, mga bossing. Nag-deliver tayo dito ng ating piglet. At kung meron na mga order, willing tayo mag-deliver, mga bossing. Basta summer area. Kung late naman, pag-usapan po natin yan, mga boss. Pero kung summer area lang naman, madali lang yan, mga bossing. Bye-bye muna ngayon, mga bossing. Salamat po and God bless. Bye-bye. Salamat sa Diyos.